So, meron tayo ditong 1 kilo ng ating beef. So, dinayat ko na siya na maliliit dahil ikikiling natin to. Yung processor kasi natin maliit kaya hindi kaya ng yung malalaking kayat. So, tinanggalan ko na ng itim para hindi na nasira ang ating gamit. So, nagiling ko na yung iba nating beef meat. So, meron tayong giling kapito ngayon. Ilalagay natin, isasama natin sa giniling ang ating onion para talagang turok na turok at ang ating bawang. So, ito yung ating beef na merong garlic at sibuyas. So, ibinix na natin ito dito. Meron tayo ditong apat na white onion. Babalatan lang natin ito. So, sa ating kaserola, maglalagay lang tayo ng tubig para dito natin ilaga ang ating white onion. So, ito, kailangan lang natin siyang hiwain, pero hindi natin siya ididiretsyong hiwa. Ganito lang. So, kung nakikita nyo, buo pa ang sa kapila. Ganito lang. So, ayan. Huwag nyo ididiretsyo ng iwa kasi hindi na natin magagamit yan sa ating dish kapag dineretsyon nyo ng hiwa. Yan. So, ayan. So, pakutuan lang natin ito hanggang sa maluto ang ating onion. So, while nakasala ang ating onion, ito yung ating minced beef. Nakahapon ay ginawa ko na to. So, dito, nandito na yung ating onion at ang ating garlic. So, lipat lang natin ang ating giniling dito para malaki ang ating bowl. Meron tayong parsley, gagayakin lang natin yan ng maliliit. So, meron akong ginawang cream cheese dito. Ayan. Halo natin ang ating cream cheese. Itong cream cheese naman, nasa sa inyo kung gaano kadami. Ito ay isang parang 200 grams ito. Kasi kasha dito sa aking lagayan na 200 grams. Maglalagay lang tayo ng konting kain ba ito, team? O, ayan. Bawasan natin ng konti kasi medyo strong ang flavor ng ating thyme. So, meron tayong glutinous rice. Itong glutinous rice na to, 1 cup and 1/4 cup ito. So, nangyari dito, kaya naging ganito, ay binabad ko na siya sa water. So, ihahalo na natin dito sa ating meat mixture. So, mamaya, kakamain na natin ito kasi medyo mabigat na. Una natin, bago natin i-mix ng turuya na yan. Sugar, raw sugar. Estimate lang din po yan. So, ngayon, haluin na po natin yan. So, nagbuboil ng ating onion, pero hindi pa yan talaga totaling luto. So, mga 5 minutes pa ulit. Takpan lang muna natin. So, ganito na yung nangyari sa ating meat mixture at ang ating pinaghalong glutinous rice at ang ating cream cheese. So, halong-halo na itong ating mixture. Habang inaantay natin ang ating onion na maluto, so set lang natin muna ito ng ating onion. Ilikat ko lang dito sa strainer. At palamigin lang muna natin yan. Kumain na natin ang ating onion. So, dito, so first layer, masyadong ano kasi. So, tanggalin na muna natin yan dahil sira na rin naman yan. Pero huwag natin itatapon yan. So, tatabi lang natin. So, ayan po. Dapat ganito po ang ating onion na hindi siya punit. Pero napunit na rin eventually. So, gawin lang natin ito sa lahat ng ating onion. Medyo mainit pa kasi siya. So, ganyan po ang ating onion. So, kailangan, ganito po ang ating pagka-peel ng ating onion. Natin yan para hindi makunin. Magsasampol lang tayo. Ito yung ating mixture. So, ilalagay lang natin dito ito. So, kailangan nakalagay siya ng maigi. So, ganyan po. Ito na yung ating onion. Nahimay na natin yan. Ayan na lahat ang ating nagawa. So, meron tayong mga maliliit dito na onion na hindi na rin naman yan mag-
nakakakinabangan dahil maliit na yun, hindi na lang natin yung kaya kirol pa. So, dito natin ipapa-ibato yun. Dapat ka pa yung lasa. Ganyan. Ka-easy ang recipe na ito. So, para sa aking sauce, lalagay lang tayo na tomato paste at water. So, dahil pinplato na rin naman yung ating meat mixture, so hindi na tayo masyado magkitig lang dito sa ating liquid ingredients. Lalagay lang ako ng kuting pepper. Mix lang natin yan dyan. Lulutuin lang natin yan ng 30 minutes dahil yung meat at yung rice natin, nag-lutinous rice, kailangan lutong-luto po yan. So, let's cover lang. Sa mahinang apoy lang natin isiset ang ating fire para hindi agad masusunog yung ating ilalim na mga nailagay dun sa ilalim.